Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine, at ng Sunsilk. Hello! Mga kapatid, nung bata pa po tayo, paniwalang paniwala tayo sa mga superheroes. Actually, hanggang ngayon naman po naniniwala pa rin ako dyan eh. Ngayong malalaki na po tayo, alam natin, karamihan, pampelikula na lang, pero meron pa rin. Hindi pwedeng wala. Mga kapatid, may mga heroes. Wala silang superpowers, pero may taglay na ekstraordinaryong kabutihan at puso para sa kapwa. Sa hapong ito, real stories, real people, and the power and the kindness of strangers. Sana dumami pa ang tribong ito. Ito po ang Sharon, kasama mo kapatid. Kapatid, sabi po ng isang writer, strangers are family we have yet to meet. Ibig po sabihin siguro niya ay yung mga estranghero na hindi pa natin nakikilala, sila yung pwede pala nating ituring na halos kapamilya kadugo. Hindi po ba? Parang kamag-anak na natin at magiging mga mabubuting kaibigan na halos miyembro na ng pamilya. Akmang-akma po ito kay Aida Kalagi, isang kumadrona po na kinupkop sa kanyang puso ang kanyang mga pasyente bilang mga pamilya niya. Heto po ang kanyang kwento. Ako po si Mrs. Aida B. Kalagi sa Amulong, Cagayan. Doon na-assigned ako sa napakalayong baryo na I have to walk 22 kilometers away from my catchment area. Doon, walang sasakyan, walang kahit kabayo, wala. As in, naglalakad talaga akong nagbabakuna, nag-i-immunize sa mga bata. Nakapag-asawa ako ng military, lumipat ako dito sa Armed Forces of the Philippines Medical Center. Na-assign ako sa pediatric ward as child life coordinator sa mga cancer patients. Nakita ko ang mga problema ng mga pasyente na marami silang pangangailangan sa buhay, lalo na ang magulang ng mga batang ito ay nadestino sa malayo. Kaya ako nagawa ang trabahong to kasi naaawa ako. Lagi silang dumadaing sa akin, umiiyak sila sa akin. Kaya parang naantig ang puso ko, natulungan sila. Galing ako sa mahirap na pamilya at ang tatay ko nung may sakit, walang ibang tumulong sa amin. Kaya naiintindihan ko ang feeling kung, lalo na pag taga malayong lugar, naiintindihan ko ang feeling nila na walang pera talaga. Mga kapatid, ang kanyang act of kindness ay wala pong hinihinging kapalit kahit kailan. Eto na po siya, si Ginang Aida Kalagi. Hello po, Ate Aida. Kumusta po tayo ngayon natin? Mabuti naman po. Ayan, salamat, pinuunlakan niyo kami. Siyempre naman. Ito po ang aking napag-alam sa inyo. Kadalasan daw po nagtatrabaho ang isang tao para kumita at umasenso. Sa kaso nyo naman daw po, ikaw ang gumagastos para sa mga pasyente nyo. Kasi may part-time job po ako sa bakery. Sige po, what is a typical day like for you? Alis na kami ng 3:30 ng umaga, papasok na ako sa bakery cooperative sa Armed Forces of the Philippines Medical Center. Tapos doon, naggagawa kami ng tinapay. Nagbe-base po ang aking patronage. Depende sa dami ng bumibili sa akin. Kaya yung mga ibang empleyado, sinasabi ko, sa
sabihin niyo yung sale ko at patronage ko. Sabihin niyo pangalan ko para lumaki ang patronage ko dahil kahit paano may tulong ko sa mga pasyente. Pag akyat ko sa ward ng 6:30, may pasalubong ako mga pandesal sa mga bata pero hindi naman po lahat sila ay makaka-avail ng araw na yun. Bukas itong grupong to, so isang araw, ganun ang ano. Basta I see to it na hindi nadadamay ang trabaho ko maapektuhan kasi part-time job yun eh. Ano po, magkano po ang sinisweldo nyo sa bakery kung maaari ko pong itanong? Yun nga po, depende po sa patronage, ma'am. Ano pong ibig sabihin yung kung marami bumibili? Nasaan po ulit itong bakery? Nasa AFPMC, ma'am. So minsan po, kung malaki ang kita, mga magkano po? Mga 6,000, mga ganun, ma'am. So 6,000 a month, okay. Yun po ang parang dinidivide nyo? Sa mga bata. Yun pambili po ng kanilang mga gamot? Hindi at po. Ang gamot po manggagaling sa hospital at saka sa Kite Foundation, tumutulong din po sila sa amin. Yung pangangailangan nila, kunyari, pumunta sila sa hospital na wala silang dalang sabon, na ano, pupunta lang sila magpapacheck up, pero hindi pala check up dahil kailangan nilang ma-admit sa hospital, wala silang sabon, toothbrush, doon, bibili ako sa komisari namin para sa kanila. Kasi itong mga pasyenteng to, sila ang nagbibigay lakas sa akin na sa aking trabaho, ang mga pasyenteng to, napakalambing. Pagdating ko, ang unang nilang hinahanap ako, hindi yung doktor. Kaya minsan nagsiselos yung mga doktor sa akin. Sa buhay ko, may mga tao pong talagang hindi may iwasang mag-iwan ng tatak sa ating puso at isipan. Ano po? Sino po sa buhay ninyo si Juvedeth Kasipong? Si Juvedeth Kasipong ay 17 years old na napakabait, na taga Zamboanga, na walang kamag-anak dito sa Luzon. Siya yung pinaghandaan ko ang birthday niya na namatay bago mag-birthday na. Namamatayan po kayo ng mga pasyente na nagiging close sa inyo, kahit po sa pediatric ward. Opo. Paano po kayo nananatiling positibo? Sa totoo, iniiyakan ko sila, pero hindi ko pinapakita sa mga magulang dahil gusto ko silang lumakas ang loob at ganun din sa akin. Sila ang nagpapalakas ng loob sa akin para marami pa akong batang matulungan. Hiro nyo, kasama po natin ngayon sa audience ang inyong asawa, Ate Aida. At tatlong anak. At ang pangalawa niyong pamilya, ang inyong mga pasyente. Ilan sa inyong mga pasyente? At ang mga pamilya nila, please raise your hand. So si Jomar muna ang aking tatanungin. Nang magkasakit ka, Jomar, at hanggang ngayon, hindi ka pinabayaan ni Tita Aida, hindi ba? Sa pagkakataong ito, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ma'am Aida, maraming salamat po sa inyong tinatulong sa araw-araw. Tapos sa pagwala pong pambili ng gamot, siya po yung humahanap ng paraan para makabili po ng gamot. Talaga naghahanap ng paraan. Ano pong pangalan ng mister nyo, ate? Mario po, Mario. Ayan. Kuya Mario, ano po ang masasabi ninyo sa inyong misis at sa lahat ng kabutihang ginagawa niya? Kahit po may utang kayo at maraming pwedeng paggamitan po ng kanyang kinikita. Tayong masabi ko sa kanya, ipagpatuloy niya lang yung mga pagturo niya sa mga pasyente niya. At nandito lang ako sa puno ng mga anak ko at ang pamilya namin, lagi na ako suporta sa kanya. Ano man na maging problema sa mga pasyente niya na sinasabi niya sa amin, nagkikwento niya, tumutulong kami sa kanya. Ayan. Iha, what's your name? And salamat po. What's your name? Okay. Ay, anong gusto mo sabihin kay mama? Proud po ako sa mama ko kasi bukod po sa trabaho niya, sa aming pamilya niya na inaalagaan niya, nakakatulong pa po siya sa ibang mga tao, lalo na po sa mga batang nangangailangan talaga. Naitanim ba niya yon sa inyong magkakapatid? Opo, actually po, kami pong magkakapatid, volunteers po kami ng Kite Foundation. Galing naman! Galing naman. Mabuhay ang Kite Foundation. At salamat, Ate Aida. Tunay kang kapatid. Dahil ang kapatid ay talagang nagmamalasakit, nagmamahal ng tapat. At tunay na hindi
makasarili. Hindi ba? Mabuhay ka, Ate Aida. At isang act of kindness naman sa gitna ng trahedya ang susunod po nating pag-uusapan dito sa kasama mo, kapatid. Pero po, meron lang po ako nais idagdag sa tulong po ng Kite Foundation para sa mga bata. Yan po. Para sa mga batang tinutulungan. Maraming salamat po. Para po sa inyo. Magbabalik pa po ang kasama mo, kapatid. Huwag po kayo aalis. Thank you po. Habang nag-uupay kami, may nakita kami na parangal siya na ganito kaliit. Nang sinilip namin, may pera.